Sinimulan na ang dry run ng no window hours policy sa number coding scheme bilang paghahanda sa inaasahang lalo pang pagbigat ng traffic ngayong holiday season. Tatagal ang dry run hanggang Biyernes bago ito tuluyang ipatupad simula Lunes hanggang Enero ng susunod na taon. May report si Oscar Oida. Mala Christmas lights ang ilaw ng mga sasakyang naiipit sa matinding traffic. It's beginning to look a lot like Christmas, ika nga. Kanina, pinraktis na ang no window hours policy. Mula 7 a.m. to 7 p.m, bawal bumiyahe ang mga sasakyang coding sa EDSA, C5, Rojas Boulevard, Alabang Zapote Road at lahat ng kalsada sa Mandaluyong, Makati at Las Piñas. Inaalaw ho natin, pinapayagan natin tumawid ng mga sasakyan sa EDSA at saka sa C5, no? Pero hindi ho sila babaybay. May mga lugar na ni walang tawid pero kailangan siguro for a few meters, i-consider ho namin yun. Simula sa Lunes, October 17, hanggang katapusan ng Enero ng susunod na taon, titikita na ang mga mauhuli. Sa dry run kanina, aabot sa 400 motorista ang pinaalalahanan muna. Before, meron po tayo window hours eh. Kaya wala na po tayo. Sa October 17, set po limitation po. Hindi ko alam. Hindi mo alam eh. Alam ko 17 pa nga eh. Yes! Yes! To ease the traffic, I hope. Ayon sa MMDA, may improvement sa daloy ng trapiko sa EDSA Guadalupe sa maghapon, pero mas sumikip naman sa inside streets. Gayunman, wag daw asahang tuluyang mapag-aan ng no window hours policy ang daloy ng trapiko, lalo 20-25% ang increase sa traffic habang papalapit ang Pasko. We need the other measures to make sure na bababa pa. Inaabisuhan na raw ng MMDA ang pamunuan ng mga malls kaugnay naman sa no weekday sale. Ang mga pribadong motorista, hinihimok ng DOTR na mag-bus. Kanina, nagpalabas ulit ng dagdag na 20 point-to-point bus mula Trinoma sa Quezon City patungong Makati. Meron ding 2 VIP double-decker at ilang bus na may CR, wheelchair ramp at kaya magsakay ng bisikleta. Kapag naparami namin yung users ng P2P, mas kukonti na ngayon ang vehicle sa EDSA, private cars specifically. Oscar Oida, GMA News.